Ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon na nararanasan ngayong araw ay dulot pa rin ng habagat na hinahatak at pinapalakas ng Typhoon Fabian. Tinasa ng PAGASA ang red heavy rainfall warning sa Oriental Mindoro kaninang alas 5 ng hapon. Posible malubhang baha sa mababang lugar. Orange heavy rainfall warning naman dito sa Metro Manila, Zambales, Mataan, Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Pampanga at Occidental Mindoro kaninang alas 5 ng hapon. Posible pang tumagal hanggang sa susunod na oras ang malakas na ulan at may banta ng pagbaha sa mababang lugar. Mag-ingat po tayo. Yellow heavy rainfall warning naman sa Bulacan, Tarlac at Palawan, posible pa rin ang pagbaha sa mga flood-prone na lugar. Tinaas na rin ng PAGASA ang wind signal number 1 sa Batanes at sa Babuyan Islands dahil sa paglapit ng Typhoon Fabian sa extreme northern Luzon. Huling nakita ang sentro ng bagyo sa 505 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Napanatili nito ang lakas ng hangin sa 150 kilometers per hour at pagbugso o gustiness sa 185 kilometers per hour. Hindi pa rin ito inaasahang tatama sa bansa dahil mula sa southwest na direksyon kaninang umaga, muli itong kumikilos pakanluran patungo po ito ng northern Taiwan. Kahit hindi magla-landfall sa Pilipinas, hahatakin pa rin ito ang habagat hanggang sa weekend. Napakabagal kasi ng pagkilos ng bagyo kaya ilang araw na itong hinahatak ang habagat sa Luzon. Base sa forecast ng The Weather Company, posible na naman ang malakas na buhos ng ulan dito sa Metro Manila ngayong gabi, bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa mga nagmomotor. Pag-ingat po tayo at madulas po ang kalsada. At bukas, makakaasa pa rin tayo na maghapong katamtaman hanggang sa malakas na ulan dito sa Metro Manila, pati na rin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Palawan. Sa balita naman sa ibang bansa, 33 ang namatay sa malawakang pagbaha sa China. 12 ang namatay sa loob ng subway sa Zhengzhou City sa Henan Province nang pumasok ang baha sa loob ng tren. Higit 600 mm ng ulan o halos katumbas ng isang taong ulan ang bumuho sa syudad sa loob lang ng 3 araw. 8 ang naitalang nawawala sa Henan Province at higit 150,000 ang inilikas. Halos kalahati ang nilikas mula sa Anyang City na nakaranas din ng torrential rains. Ang ilang residente sinakay sa excavator para mailikas sa baha. Ayon sa Meteorological Authority ng China, nakaranas ng severe at bihirang dami ng ulan ang Henan Province itong mga nakaraang araw. Yan po ang lagay ng panahon. Mag-ingat po tayo, kapamilya.